Hello? Philippine Armayan, maaari ka nang magsimula. Mamadungog ako, ma'am. Mamadungog. Opo, naririnig ka po namin. Teka lang po. Jan. Teka lang po kasi po, si Jana po yung magpa-present ng ano ko, ng PPT. Simulan ko na po. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po kay Binibining Kamar at sa mga senior na kung saan ay magkikritik, sila Binibining Asarcon at Binibining Cortez. Next. Ngayon po ay una sa lahat ay simulan natin ang panalangin. Bago tayo magsimula ang ating talakayan ngayong araw ay iyoko muna natin ang ating mga ulo pang manalangin. Maaari ko ba pong hingilin na pangunahan ni Ginoong Kanoy ang panalangin? Bini. Maaari ko natin ang ating ulo at damin natin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, luwalhatiin ka, pinapasalamatan ka sa araw na po ito. Maraming salamat po ulit sa na binigyan niyo po kami ng lakas at saka buhay na iyong biyaya sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na po na ito. Maraming salamat sa dagdag na kaalaman na rin po namin na may matutunan kami sa araw na po na ito at may mga may pagkakamali man po kami sa mga Panginoon. Hinihingi po ang kapatawaran, Panginoon, sa aming gawi, sa pananalita, sa isipan, sa puso po namin at saka sa isipan po namin, Panginoon. Panginoon, naway ang lahat po ng ito, Panginoon, ay iyong dinggin at diskusyon na po na araw na po na ito ay iyong ang bawat isa at may matutunan ang bawat mag-aaral at mga guro Ginoon na naririto po sa aming virtual, Panginoon. Panginoon, ang lahat po ng ito ay hinihingi namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pangalan naman, Anak, Espiritu Santo. Ngayon ay nandito ang mga dapat isaalang-alang. Una't tiyakin na may maayos sa signal upang magkaintindihan tayong lahat at para matutunan tayo sa itnay kong ito. Pangalawa, buksan o unmute lang niyo ang inyong virtual na mikropono upang kayo ay kung kayo ay magsasalita. Ngunit hindi, siguradong nakasara ang kung hindi naman ay siguradong nakasara o naka-unmute ito upang hindi makasagabal sa klase. Pangatlo, kung nais niyong sumagot ay o magbahagi ng ideya, i-unmute nyo ang inyong virtual na mikropono saka banggitin ang apelyido. Pang-apat, kompresibong makinig ng maigi sa klase nang sa ganun ay magkaunawaan ng lubos ang mga sa mga kaalamang ibabahagi ko. Nandito po ang ngayon ay dumako tayo sa pag-check ng attendance. Babanggitin ko ang mga apelyido at magsabi lang kayo kung kayo'y nandito. Arubio? Arubio? Yes, Binibining Armayan. Okay. Bayonla? Narito po, Binibini. Buwar? Narito po, Binibini. Bukalon? Bukalon? Kanoy? Narito po, Binibini. Sifra? Dito. Quadrillelo? Ito po, Binibini. Duero? Narito po, Binibini. Brano? Narito po, Binibini. Higpit? Narito po. Not?
Narito po binibini. Fernandez. Narito po binibini. Permiles. Narito po binibini. Gabio. Narito po binibini. Husay. Narito po binibini. Lupio. Lupio. Orozco. Orozco. Palay. Narito po, binibining ganda. Si Pungaron, Pungaron. Narito po, binibini. Si Rose. Rose. Solano. Narito po. Tarnare. Narito po. Tesado. Tesado. Vicente. Narito po. So ngayon ay may limang kaklase tayo na lumiban. Ngayon ay dumako tayo sa layunin ng ating klase. Pagkatapos ng klase, ang mga mag-aaral ay isinalang na magkaroon ng kaalaman tungkol sa wika, kultural at lipunan ng Pangasinense. Maibahagi ang kaalaman tungkol sa wika, kultura at lipunan ng Pangasinense sa kamag-aaral at makatulong sa pagpapahalaga ng etniko ng Pangasinense. Ngayon ay dumako tayo sa balik-aral. Balikan natin ang tinilakay ni Binibining Kamar noong Martes. Sino po ba ang gustong magbahagi ng kanyang natutunan noong sa mga itinalakay ni Binibining Kamar noong Martes? Ginoong Palay, maaari ko po bang mahingi na ikaw po ang magbahagi ng... Iya po. Noong nakaraang Martes, nagtalakay po si Binibining Kamar hinggil sa ugnayan ng wika, kultura at lipunan. Pahapyaw lang po yung pagtalakay niya. Yun lang po. Sige po. Next yan. Sige. Para sa mga hindi nakaano nun kasi mahina yung signal, itinalakay niya ang mga etnikong pangkat sa Pilipinas. Nabigay siya ng mga halimbawa nito. Itinilawanag din niya na nais ng National Commission on Indigenous People pinalawanag niya ang mga ninanais ng National Commission on Indigenous People na yung hindi tawagin na lumad ang mga IPs pagkat tawagin na lang silang pangkat etniko. Pinalawanag din niya ng mga kaibahan ng lumad sa pangkat etniko, ay sa etnikong pangkat. Ngayon ay dumako tayo sa motivation. Ngayon, maitatanong akong kaunting kaugnayan sa ating aralin. Handa ka po kayo mga kapwa kong mag-aaral? Opo, binibini. Kung sino ang nais sumagot ay sabihin nyo lang ang inyong apelyido at aking check lamang dito. Sige, next chan. Chan, next. Yan po ang mga tanong ko. Ano ang pangunahing pulo sa Pilipinas at ano ang mga ito? Ilang pangkat etniko ang meron ang bansang Pilipinas? At ano ang Pangasinan? Sige, sino pong gustong magbahagi? Palay po sa number one. Kung maaari po ay hindi po isang beses lamang po sumagot upang ang lahat ay magkaroon ng tsansa na sumagot sa ating saan tawag nito? Talakayan. Sino pong may gustong sumagot? Ay gustong sumagot? Ano po?
Bibigyan ko po ng bibigay po ako ng panahon ng oras para Gabio po, Binibini. Sige, Gabio. Sa unang tanong ko kung ano po ang pangunahing pulo ng Pilipinas at kung ano-ano po ito. May tatlo pong pulo ng Pilipinas. Ito po ang Luzon, Visayas at Mindanao. Yun lamang po. Sige po. Sa pangalawang tanong, sino po ang gustong sumagot? Garon po. Ah, sige po. Sino yun? Pong garon po. Ah, sige po. Hello, Pong Garon? May 175 po na pangkat etniko sa bansang Pilipinas. Ah, sige po. At sa pangatlong tanong, sino po ang nais sumagot sa tanong na ano ang Pangasinan? Husay po, Binibini. Sige, Binibining Husay. Ang Pangasinan ay isang lalawigan ng Pilipinas sa rehiyon ng Ilocos. Matatagpuan ang lalawigan sa kanlurang bahagi ng pulo ng Luzon na may golpo ng Lingayen at Timog Dagat China. Ito ay may kabuong sukat na 5,451.1 square kilometer. Salamat po, Binibining Husay. Ngayon, sa itingin nyo, ano kaya ang magiging paksa natin ngayong araw na ito? Alam ko namang, alam nyo na, ngunit gusto ko lamang malaman kung alam nyo na ba talaga. Sige, may gusto ba pong magsabi kung ano po ang aking pangkat na itatalakay sa ngayon? Ginong pangkat Pangasinense po, Binibini. Po? Pangkat Pangasinense po. Ano po yung sumagot kanina? Husay, Binibini. Sige. O ngayon, tama po kayong lahat at tama po na ang paksang ating itatalakay ngayon ay ang etnikong pangkat ng Pangasinense. Ngayon ay dumako na po tayo sa paglalahad. Ayon sa Wikipedia, mayroong 25 pangkat ng etniko ang Pilipinas. Yun lang po ang nakasulat sa aking mga nasa leksik. May 25 na pangkat etniko ang Pilipinas. 7 sa Luzon, 8 sa Visayas at 9 sa Mindanao. Ang itinalakay ko ngayon ay ang pangkat Pangasinense na kung saan ay ayon sa Course Hero ay ito ay ikasyam na sa pinakamalaking pangkat etniko sa Pilipinas. Ito ay may sukat na 3,068.62 ang populasyon ng Pangasinense. Sila ay matatagpuan sa Pangasinan, sa Hilagang Kanluran, malapit sa dagat ng Luzon. Ang Pangasinan ay may pinakamalaking lalawigan sa rehiyon ng Ilocos. May 44 na lungsod at 44 na munisipyo. Ang pangalan nito ay nangangahulugang lupa ng asin. Ang iba pang pangunahing aktibidad na pang-ekonomiya bukod sa paggawa ng asin ay ang pagsasaka at pangingisda. Ngayon, dumako tayo sa wikang Pangasinan. Next gen. Wikang Pangasinan. Ang wikang Pangasinan o salitang Pangasinan o Pangasinense ay ito ay nasasailalim sa Sangay Malayopolisyan ng pamilya ng wikang Austronesian. Sinasalita ang Pangasinense ng higit sa 2 milyong tao sa lalawigan ng Pangasinan. Ng iba pang mga pamayan ng Pangasinan sa Pilipinas. At ang kapansin-pansin bilang mga Amerikano, may nangungulugang Pangasinan. Si Pablo Mejia ang tinuturing ama ng wikang Pangasinense. Tandaan, si Pablo Mejia.
Siya ang tinuturing ama ng Pangasinense dahil sa gawa niyang Pangasinan grammar at pinaniniwalaan siyang isa siyang barila sa Pangasinense gaya ni Lope K. Santos. Ayon sa aking research, no, sa 1990 na census, may natala na 1.1 na mananalitang wikang Pangasinense, na kung saan ay may 2.30% ng populasyon lamang. Kung kaya't masasabi na ang wikang Pangasinense ay nanghihingalo na, o di kaya yung parang mawawala na ba, yung ganun, nawala. Ayon din sa research ay ito ay humihina ng Pangasinense dahil sa dami ng mananalita ng Ilocos. Sapagkat kung kaya madami ng ano, kasi madami ng nagsasalita ng iba't ibang lengguwahe katulad ng Ilocos. Kaya medyo natatabunan na o naghihingalo na ang kanilang wika. Humihina din ang Pangasinense noong panahong Amerikano. Simula noong panahong Amerikano, dahil pinatupad nila ang Ingles bilang lingua franca. Hanggang sa nahirapan sila doon sapagkat nung panahong Amerikano, alaman natin lahat na mas pinatupad nila, mas nagbigay sila ng mga tawag nito. Di ba, nagtayo sila ng mga paaralan na kung saan ay mas gusto nilang ituro ang wika nila kaysa sa ating wika. Ngunit sa pag bago ng panahon ng hanggang itinakda ang paggamit ng mother tongue mula unang hanggang ika-apat na baitang. Kaya sila muling nagkaroon ng pag-asa ang wikang Pangasinense na muling itaguyod at palaganapin ang kanilang naghihingalong wika. Kung wala ang mother tongue ay mawawalan na sila ng pag-asa sapagkat kung kayo naman ay kung ganun ay ganun ang inyong mangyayari sa inyo, mawawala na talaga kayo ng pag-asa kung walang mother tongue, di ba? Kasi dahil sa mother tongue ay nagkaroon sila ng pag-asa. So, ngayon, dumako tayo sa kultura ng Pangasinan. Ang kultura ng Pangasinan ay nakagawi ang gawin na kung saan ay pinamana. Ay ang kultura ay nakagawi ang gawin na kung saan ay ipinamamana ng ating mga ninuno sa bawat bansa. Ito yung mga kinagawian noon na kung saan ay ating ginagawa pa rin nila ngayon. Ang Pilipinas ay kilalang mayaman sa iba't ibang larangan ng kultura at isa sa mga bansang kilala ng kultura at iyon ay mga nagmula sa ating ninuno nga. Tayo ay naimplementsyahan ng ating maninuno kung kaya't ito ay ating ginagamit sa pang-araw-araw at pamumuhay. Ang lalawigan ng Pangasinan ay kilala sa paggawa ng asin at bagoong. Kaya't iba't ibang yaman ng kalikasan, kaugalian, pamumuhay, paniniwala, at pagdiriwang. Isa sa sinaunang pamumuhay ng mga tao rito ay ang pagsasaka at pangingisda. Kabilang sa mga kanilang produkto ay isda mula sa isda gaya ng bagoong at daing. Sa paraan naman ng kanilang pananamit ay ang mga kababaihan noon ay konserbatibo para sa kasuotan ng mga babae ay bisida, kimono, at pandiling. Hindi sila nagsusuot ng pantalon dahil ito ay panlalaki daw. Sa mga lalaki naman ay ang damit mahabang manggas na ginagamit mula sa kanilang pagsasaka, sando, at maluwag na pantalon. Ngayon ay habang nagde-develop na tayo ng modernisasyon ay iba na, 'di ba? Uso na 'yung mga TikTok shorts, mga ganun 'yung mga ano na 'yung kaluluwa ng mga kababaihan. 'Yung iba naman, pati 'yung mga lalaki nakikisalin na din sa shorts, umuuso na 'yung mga taslan.
sa ngayon dumako naman tayo sa pagdiriwang. Pagdiriwang nakilala sa Pangasinan. Nagdiriwang sila ng festival at sila ay sumasayaw katulad ng Bangus Festival. Ito ay nagaganap sa Dapugan City, Pangasinan tuwing Abril 6 to Abril 30. Pista'y dagat na dayat naman o pista ng dagat. Nagaganap ito tuwing buwan ng Abril hanggang Mayo. Ito ay tumatagal ng halos 2 linggong selebrasyon. Ito ay naganap ng sa Linen, Pangasinan. Galikayo Festival. Ito ay ang pagdiriwang sa Manaog, Pangasinan tuwing Desembre. Ito ay isang pagdiriwang ng pananampalataya, kultura at sining. Ang mga taga-Manaog ay isang pagpupugay sa berhen. Ngayon ay dumako tayo sa produkto na kilala sa Pangasinan. Battered shrimp o battered shrimp paste o bagoong. Ito ay gawa sa iba't ibang isda gaya ng dilis, galunggong, kalabanas, terong at padas. Inilalagay ang isda at asin sa banga pagkatapos ay ibuburo ito ng 10 hanggang 12 na buwan o di kaya isang taon. Ganun kahabang proseso ng kanilang pagbuburo ng bagong. Bukayo, isang delicacy ng linyen. Pastillas at yema. Ito ay matamis na candy gawa sa gatas at kariniwang nagsisilbing panghimagas. Ito ay nangangailangan ng paggamit ng gatas ng kalabaw at ito ay kailangan ding lutuin ng maigi. Bangus. Ito ay kilala sa Dapugan City at ito rin ang dahilan, kaya nga nasabi ko kanina, ito ang dahilan ng Bangus Festival. Canned taba o talaka. Taba ng talaka na kadalasang nahuhuli sa kabaligan ng buwan, kinukuha at iniipon ang taba, saka ito inilalagay sa lata. Kung napapansin nyo ay ang mga produkto nila ay may mahabang panahon upang maibenta nila sapagkat ito'y pinapalasa muna nila o yung minamarinate. Dumako tayo sa atraksyon na matatagpuan sa Pangasinan. 100 Islands National, kapulo-puluan ng Taytay Lake, Shrine of Our Lady of the Rosary of Manaog, ito ay matatagpuan sa Manaog. Patar Beach, matatagpuan sa Lanao, Pangasinan, Balinao, Pangasinan. Balinao Falls, ito ay matatagpuan sa Samang Norte, Balinao Trail, Bolinao, Pangasinan. Bolinao Falls pala yun. Ngayon ay ang mga larong sumikat sa Pangasinan. May dalawang laro sila na kung saan ay ang taguan o lusong baka. Alam naman po natin ang taguan. Ito yung mga magtatago at may isang taya na kung saan ay siya yung maghahanap ng mga kalaro niya. Lusong baka ay ito yung mga yung alam po naman natin ang lusong baka, di ba? Opo, Binini. Ngayon, dumako tayo sa paniniwala. May 10 paniniwala ang Pangasinense. Una ay huwag linisin ang hapag habang may kumakain pa. Hindi lamang pala ito ang isa itong hindi lang pala ang ito sa kanila matatagpuan. Alam mo naman natin na ganito din sa atin, di ba? Pag may kumakain pa malamang, hindi naman natin yun nilinisin kaagad bilang respeto. Opo, binibini. Opo, binibini. Pangalawa, huwag isukat ang wedding gown bago ang kasal. Pangatlo, ang pagregalo ng kutsilyo, matatalim na bagay, ay sinasabing hindi magandang regalo sa bagong kasal. Sapagkat
may mga pinaniniwalaan sila at may mga source sila ng mga ganito. Pangatlo ay pang-apat, kung may sinasabi silang hindi magandang regalo sa kabagong kasal, meron namang regalo na pinaniniwalaan nilang nagbibigay ng swerte at ito ang arinola or chamber pot. Yung ihian, ganun. Sunod ay iwasan ang pagta-travel. Siguro yun po yung iwasan ang pagta-travel ng mga ikakasal. Yun lang. Mag-alay ng itlog kay Santa Clara upang hindi umulan. Kapag umuulan sa araw ng kasal ay sinasabing ito ay blessing. Ang paghagis ng bigas bilang confete ay magbibigay ng maswerte sa bagong kasal. Dapat mauna ang lalaki bago dumating sa simbahan, bago ang babae. Kapag ang babae may dalaw sa araw ng kasal, sila ay bibigyan ng maraming anak. Yun ay kanilang paniniwala na kung may dalaw daw ang babae ay magkakaroon sila ng bibigyan sila ng maraming anak. Ngayon, dumako tayo sa lipunan ng Pangasinense. Ang Pangasinense ay may mabait, matapang, matiisin, masipag at mapagmahal at maalaga. Sila ay may maanlad na pamayanan sapagkat sila ay isang wika lamang. Dito mo talaga mapapatunayan na sa pamamagitan ng wika ay magkakaintindihan ang lahat. Ngayon ay dumako tayo sa paglapat. May natutunan po ba ang lahat? Maari po bang... Binibini. Inong kalay po. Sige po. Ano nga po yung wika ng Pangasinense? Ito po ang Pangasinense. Pangasinense po. Wala na po bang ibang wika ang Pangasinense? Sa aking pong mga na ni-research ay yun lang po daw ang wika nila. Ngunit dahil po sa pagbago o pag-ano ng mga dayuhan, nadagdagan katulad po ng Ingles na Amerikano. Ganun po. Maraming salamat po. Okay. Formiles, Binibine. Sige po, Formiles. Maaari mo bang ilarawan kung bakit tinatawag ng lupa ng asin ang Pangasinan? Kaya tinatawag na lupa ng asin ang Pangasinan sapagkat dito maraming asin, gumagawa sila ng asin. Yun po. Maraming salamat po, Binibine. Sila po ang pangunahing source ng asin. Sige po, may tanong pa po. Kung wala pong tanong ay ako po ang magtatanong sa inyo. Kung sino pong gustong sumagot ay banggitin lamang ang apelyido. May tatlo po akong tanong dito. Sa pagkakinig nyo, bakit nasabing naghihingalo ang wikang Pangasinense at paano sila nagkaroon ng pag-asa ng kanilang wika ay may tataguyod at... Ginoong palay po. Sa batay po sa inyong sinabi, naghihingalo ang wikang Pangasinense dahil po sa kolonisasyon ng Amerikano kung saan ay ginamit po nila ang Ingles bilang lingua franca natin. Tapos po, upang magapi po ang paghihingalo ng wikang Pangasinense ay itinuro po ang mother tongue sa antas 1-4 o grade 1 up to 4 po. Salamat. Kung magbigay po tayo ng isang paniniwala nila, yung kahit isa lamang po, kahit sino po. Husay po, Binibini. Enot po. Okay. Wag po tayo. Husay po. Sige, enot po. Formilius. Enot po.
Sige, enet na lang po kasi po tapos na po yung iba. Ang napili ko pong paniniwala nila ay yung ano po, huwag linisin ang hapag habang may kumakain pa. Dahil isa po ito, hindi lang po sa kanila na rin po sa atin pati rin po sa atin, ito ay na-apply din natin dahil napakabastos din po naman kung lilinisin natin ang hapag kung may kumakain pa, di ba? Kaya ito ay magandang paniniwala na dapat natin na ma-apply sa ating sarili po. Yun lamang po, Binibini. Salamat po. Ngayon ay may tanong ako, last na tanong. Ito ay natanong ko na kanina, ngunit nais ko ulit itong itanong. Saan matatagpuan ang Pangasinense? Kung maaari po ba ay tanungin ko si Binibining Vicente sapagkat hindi ko pa po siya narinig. Kung maaari po. Hello? Mahina po ba ang sining signal? Kasi iba na lamang po. Baka may gusto. Cornelius po. Tapos ka na po. Iba na naman po pang ang lahat ay makasagot kung ma... Hindi naman lahat, ay, ngunit... Bayon na po, Binibini. Sige po. Si Bayon lang na po kasi po, siya po yung naan. Sa Pangasinan po, Binibini. Saan po banda? Sa Ilocos po. Oh, salamat po. Ngayon ay dumako tayo sa evaluation. Isi-send ko ang link ng aking Google Form sa GC. Bibigay po ako ng 11:19, mga 10 minuto. Okay naman po ata yung 10 minuto. Ay, 15 minuto na lamang. Mga 11:35 po, sana ay makapasa na po kayo. Sapagkat may... Binibini, hindi po ba kagaya kayo ni Lynn? Yung hanggang 5 po ng hapon. 10 tanong lang po naman yung akin, tapos Google Form lang. Yung sinend ko na po sa DC. 10 taon na. Po? Hindi po mag-feedback pa sa atin ngayon, so hindi pa namin masasagutan ng iyong activity. Wait, binibining or mayan? Yes. Pwede po bang 12 na lang? Oh, sige, 12 na lang. Pwede din. Yun, 12 na lang. Maraming salamat po. 12 po mag-end, so 12 po mag-start. Oh, sige. Basta sinend ko na po yung link sa GC na fourth batch. Tapos na po. Maraming salamat po, Binibining Tamar, at sa mga senior na nag-critic sa akin, si Binibining Cortez at Binibining Sarcon. Yan lang po.